Papapansin mo dito, medyo nakabak talaga yung nag-ano talaga yung nag-warp siya pagtagal. Kaya iba mga naka-stress pa. So medyo okay yung pagkaka-stress niya. Sige, namitan ko ito. Ano. Stress ko sa roller to dati. Nandito pa siya, hindi ko pa na-replay. So talagang dito kasi halos yung mga kalat. Digit-digit lahat. Dito naman sa side na to, ayan, puro kalat din. Medyo makalat kasi yung tao eh. Pag wala yung misis ko, walang naglilino. So ito yung mga ink na ginagamit ko. Tapos, yung mga samo na. Squeegee plate. At yung mga ginagamit ko na ano, squeegee. Wala talagang oras maglinis. Minsan pagkagamit, tambak lang sila dyan. Yung ErgoForce na squeegee. Medyo malaki siya. Pag inawakan nyo talaga, makagrip sa kamay nyo. Tapos yung... Ito yung gusto ko dito sa Ergo. Yung dulo ng blade niya. Hindi talaga siya nabibend kasi mahaba yung isang side niya. So pag kahit gaano ka ano yung stroke niya, hindi talaga siya magbibend. So pag ErgoForce yung squeegee, hindi mo kailangan ng triple durometer na blade. 64A lang itong ginagamit ko o yung iba mga 70. Okay na. Kaya nyo na. Palusutin yung mga yun. Meron din mga ano. Ito. Isang useful na gadget pagka nagka-plastic sugoy. Kailangan meron kayong temp gun. Kasi temp gun, yung kasing init ng mga blast cure or heat press. Minsan hindi accurate dun sa kanyang digital display. Kaya ito yung the best na solution is to test dun mismo sa surface niya. Yung heating element. So, meron din ako dito. Tapos dito, yan, meron din ako nito ano. Cookies, yan o, mantika. Nag-try din kasi ako nung ano, papel at mantika. Pero medyo hindi ko pa siya na perfect. Hindi, na-develop ko siya pero meron akong hinahanap na ano, parang output niya pa na mas sharp yung mga edges. Pero sa tingin ko, konting practice pa makukuha ko na doon. Meron din ako nung... Ay, madami akong... Matagal na ako nag-print pero tumigil muna ako kasi nag-ipon ako ng gamit. Saka nahihirapan kasi kami mag-print pag gano'n. Hindi kami print. So ngayon parang unti-unti bumabalik ako sa printing. Hindi kasi ito din yung main line ko. May work din ako na pagka weekday this day. At meron pa ako isang ano. Hindi pa nga siya nagagamit. At ako. Ito yung pinatawag na Monster Maxis Cook Coater. Bali ito, ginagamit ko sa mga high-dense na mga printers. Kasi adjustable yung mga ano niya. Meron siyang end cap dito. Tapos pwede natin adjust yung height. Pero sa ngayon, wala pa siyang gamit sa akin. Kaya dito lang muna siya. So, mali. Mali yung pagkakain print ng film. Itong film na to, galing siya dun sa SPP natin, kay Sir Eric. So far, maganda yung output niya. Dun si Bati dun sa sistema. Maganda yung nakuha kong print dun sa film. Kasi ito yung ibang mga yellow mesh na ano. Ang problema kasi sa mga PE, hindi mo na siya ma-reclaim. Ito katulad nito. So, sobrang tumagal na siya sa screen. Hindi ko na siya ma-reclaim. Pero hindi ko muna tinatapon kasi baka meron pang solution. Pwede pa siyang magamit in the future. Tampa ko lang muna. Ayan, ito yung halos karamihan na
Losit ko na to eh. Bodega to ng mga kapatid ko eh. Kaya nandiyan yung mga produkto nila eh. Mga, yung ginagamit kong ano, plato. Ito yung mga plato. Malalaki siya kasi engaged ako sa mga ano eh. Malalaki yung printing. Ayan, halos. Madami na akong naipon na ano, mga palit. Palit natin. Ito malaki ito. Natats lang siya dito. Ito ba, paligo. Huwag siya mga bolter na. So, next dito, yung makikita natin ay yung mga inks. Pakita ko din sa inyo yung mga. Sana huwag kayong magsawang manood ng video. Matagal. Mahaba. So, yung mga ano, inks. Diyan nakalagay. Yung mga inks ko. So, meron pa din dito sa part na to. Dito naman yung mga emulsion. Dito ko siya nilalagay. Tapos, madami akong klase ng emulsion. Yung emulsion na ano, yung emulsion na yun, Wheelplex. Yun din ako ang ano. Ito naman yung galing kay Multiprint. Ito yung sa SPP natin, si Eric Ray. Ayun. Tapos lately, meron akong dinidevelop na emulsion. Ito yung Shellwood. Tapos nabiyayaan din ako magkaroon nito. Apollo Blue. So, sa ngayon, itong Blue, ano pa yan, out of topic pa. Kasi, although na-develop ko siya, pero hindi pa ako ganun ka-confident para mag-gamit nito. Siguro, kailangan pa ng tamang oras. Tsaka, practice-practice din. Among sa mga emulsion naman, kahit alin dito sa emulsion na to, wala naman akong nagiging problema. So, maganda naman gamitin na. Ito yung mga ano. So, tapos, dami pa akong mga ano dito. Oh, talagang mag-limit. Meron pa rin dyan. Ano, practical link. Yung ginamit ko nung ano. Nag-print kami ng madaming white. Kailangan yun. Dami. Yan, yan lang muna. Yung isa, ito yung heat press ko. Although hindi ko masyadong ginagamit. Na. Yung size nito yan, ha. 16 by 24 yata. Ito. Paligaling din to sa ano, SPP natin. Second hand ko nabili ito sa kanya. Phoenix brand daw to galing kay Multiprint. Tapos ano ba?